At sa punto po namang ito, makakausap natin si Attorney Renato Paraiso, ang abogado ng Kentex Manufacturing. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Paraiso. Si Connie Season po ito. Magandang hapon din po, Ma'am Connie. Ngayon po nga ika-apat na pong araw na po mula nang mangyari ho ang trahedya sa pabrika nitong sa Valenzuela. Ano po ba yung tulong na naibigay na po sa mga naulila naman? Actually ho, yung again from the very start we already gave out around 13,000 pesos both for back wages saka financial assistance. Tapos after nun may abuloy tayo around, if I'm not mistaken, 5,600 pesos. And lately, lahat ng mga pinangako natin like burial assistance, the cash equivalent values for identifying the body, cash equivalent values for the coffin, were all made as a package for the settlement po with the NLRC. Ilan na po so far, sir? Balita ho kasi namin may mga pamilya na ho na nakipag-areglo at tumanggap na po sa inyo na lamang ng sinasabing tulong, ano? Ilang hong pamilya na yan? Last count ko from last Monday, last Friday, 57. I don't know pa ho sa office if, alam ko may mga nadagdag, so I don't exactly know the exact number po eh. Mm-hmm. Pero may pinapirmahan daw po ba kayo sa kanila na ang sinasabi, hindi ho sakop nung inyong ibinibigay na tulong, yung criminal charges naman? No, exactly the opposite. The quit claims, waivers, at saka yung releases po would indicate that they waived their right to file action against Kentex, its officers, its directors, for any criminal, civil, and administrative liabilities po. So lahat po ng 57, naintindihan ho kaya yon, sir? Kasi ang balita ho namin kanina doon sa mga abogado naman nila ay bagamat di niya pa nakikita, no, ang pagkakaintindi ng ilan ay hindi ho kasama yung sa criminal. Hindi ko alam kasi sila ho rin mismo yung nandun, yung mga abogado ko nila. These families were assisted by counsel. And apart from that, kaya ho namin, we went through the walk-in settlement process of the NLRC. Exactly, kasi gusto namin, hindi ho kami mag-explain. These were explained to them both by their counsels and yung the arbiters sa NLRC regarding the contents of the waivers and quit claims as well as the implications po. I see. Yung reaction nyo na lamang po sa protesta ng mga labor groups sa Dole na marami sa mga biktima ng sunog ay contractual employees at nakuha ng pakyawan. Ano hong reaction dyan? We have to see pa ho. Hindi pa ho namin nakikita. Although sa Sena, andun nga ho yung mga contractual employees, ang reaction lang ho namin dyan is they have to implead the CJC first, their employers, because our belief stands firm that they are not our employees but of the manpower agency po. Mm-hmm. All right, maraming salamat po naman sa inyo, attorney, sa update na yan sa amin. Maraming salamat din po. Yan po naman si Attorney Renato Paraiso, abogado ng Kentex Manufacturing.